Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang maganda, mabiyayang dapit hapon sa inyo pong lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan, solemnity ni San Jose, Santo Patron ng Pamilya, Santo Patron ng Pandaigdigang Simbahan. At siya rin po ay inspirasyon para sa ating mga gampaning gawain araw-araw. At yung pong mga sumasamo sa tulong ng banal na mag-anak Jesus Maria at Jose at maging ni Santo Padre Pio ay ating idulog sa Diyos. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasati natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan sa mga taong kinulugan niya,
Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyit ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hain ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga sasala. Butan, mawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, noong ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin.
at sa kanyang kang magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niyo, Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako'y sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Purihin ang pong mahal sa ang inyong kabutihan, mapalad ang kamatayan sa templo ng pong banal, nagpuparing walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa magitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot.
na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli isa pong maganda na pupuspos ng biyaya na dapat hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay hindi lamang karaniwang piyesta, bagkos, dakilang kapistahan, isang solemnity. Kaya marahil po ay mapapaisip kayo bakit may papuri o Gloria in Excelsis Deo na inawit tayo sa kalagitnaang ito ng panahon ng Kwaresma. Eh, kasi po naiiba si San Jose. Kung ating pagka iisipin yung pagsisimbang gabi natin noong season of Aguinaldo Masses. Sa kasukdulan ng panahon nang ang Diyos ay magkatawang tao, nangangailangan ng isang babae na angkop na angkop para tupdin ang plano ng Diyos. Ay kinakailangan din po na mayroong isang lalaki na maninindigan upang maging karapat-dapat na magsisilbing tatay o ama ng Mesiyas na isisilang. Kaya sana po sa ating buhay at pagkakabuhay, ating linangin ang family spirituality. Pakibigkas po natin muli, family spirituality. Finding God at home. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Dapat po, yun ang kaganapan sa araw-araw na pagkakabuhay ng pamilya. Finding God at home. May kasabihan po kita. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang tanong pa rin, how do you start the day? At paano mo masasabing, make my day? Pakibigkas natin muli, how do I start the day? At paano rin natin masasabing, make my day? Ayun, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mabubuting gawa. Hindi lang basta gawa ng gawa. Ano ba ang ginagawa ng karpentero? Measure twice or thrice before woodwork. Pakibigkas natin muli. Measure twice or thrice before woodwork. Saan ka nakakita ng karpentero? Putol ng putol ng kahoy. Lagari ng lagari na sa kalaunan ay wala namang nagagawang kaaya-aya. Ang ating pong assignment, to build the reign kingdom of God. Pakibigkas natin muli. To build the reign kingdom of God. Building. We have to build our family by way of functioning family.
Pagkat ito po ay interrelated systems. Ano? Kaya magkakaugnay-ugnay. The tandem necessary for husband and wives as well as the participation of their children so that our life as a family ay mayroon pong halimuyak ng kabanalan na malalanghap ang mga tao sa kapitbahayanan. As we consider the personal relationship, interpersonal relationship, intrapersonal relationship, and meta-personal relationship. Kaya meron kitang milyo ng kapitbahayanan. At naalaala ko yung binabanggit nating new way of being a church. Pakibigkas natin muli, new way of being a church. Basic ecclesial community. Maliliit na pamayanang Kristiyano na pagkakakilanlan na talagang nabubuhay tayo bilang tunay na Kristiyano. Ayon doon sa binabanggit sa aklat ng mga gawa, Acts of the Apostles, at sa Romans chapter 12, nandun yung katangian ng buhay Kristiyano. If you want to explicit that further, basahin ninyo 1 Corinthians 13, sapagkat kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ng Diyos. Yun po ang thesis ni St. John. Ngayong looban ng sanglinggong ito ay Gospel according to St. John ang ating binabasa, maliban lang sa araw na ito na infancy narrative ang napakinggan natin. Re-echoing yung pong binanggit natin noong simbang gabi. At sa tuwing ipinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria ay si San Jose. Buklatin mo po ang aklat ng Biblia ay minsan lamang nabanggit si San Jose. Pero hindi po nangangahulugang hindi mahalaga si San Jose. Napakahalaga po pagkat siya ay cooperator sa pagbiyaya at pagbabiyaya ng kaligtasan. Natagpuan si Maria ay naglilihi bilang lalaking banal o Vir Justus, pakibigkas natin muli, Vir Justus, lalaking banal. Sana naman po agad sa ninyo ang mga kalalakihan na yung katangian nyong ay mapasa pagkatao ng inyong nobyo, ng man nandiligaw sa inyo, mga kababaihan. Maski nga yung salitang gentlemanliness, sana po ay we are not wanting sa ating lipunan ng gayon. Maging yung salitang honorable, lalo na yung mga nasa poder ng kapangyarihan. The gentlemanliness and being honorable ay dapat na adjectives na naaangkop sa pagkatao. Doing the will of God. Pagkat si San Jose, nandun po ang kanyang openness to God's will. Hindi siya nagpadalos-dalos. Hindi siya barumbado. Nung matagpo ang niya na si Maria ay nagdadalang tao. Mahal na mahal niya si Maria. Kaya iningatan niya ang puri at dangal ng Mahal na Birhen. Eh tayo po ay pagka kita ay may naririnig na toilets or marites o kung ano-anong mga bagay-bagay na hindi maganda sa ating kapwa, eh inihahayag natin sa social media. Kapintasan!
ipinaparada natin sa larangan ng buhay. Walang pakundangan. The necessary prudence, yung inatawag nating hinay-hinay, hindi mapusok o samlang. Pagkat alam ni Jose na pagka ginamit natin yung legal prescription dun sa sitwasyon ni Maria, eh, ang parusa sa nagdadalang tao ay, lalo na kung ito'y bunga ng pangangalunya o triangulating, eh, babatuhin hanggang kamatayan. Yung babae ay yung lalaki, awang ko, eh, kita ay maraming palusot. Napakarami nating pag-aartikulante. Scapegoat. Tayo ay inaakusahan na ng ganon, corruption. Eh, kita ay tangging hanggang kamatayan. Hanggang tumutubo yung kawayan at namumulaklak ang kalatsutsi, eh, kita ay napakasinungaling. Pero si San Jose, very honest and sincere in his loving. Kaya maganda pong ating limiin itong mabuti na mayroon kitang appreciative inquiry. Pakibigkas natin, appreciative inquiry. Masiyasat, mapanuri, at kita ay bukas kung ano man yung nais ng Diyos. Marami po kitang pangarap sa buhay kung dreaming rin lamang ang pag-uusapan. Subalit, yung plano ng Diyos ang gustong papangyarihin ni San Jose. Kaya ni-revise niya yung pansariling plano at pinanaig ang kalooban ng Diyos bilang lalaking banal. So we focus on Joseph's dilemma, embarrassed by the pregnancy with a child that is not his. Subalit, alam naman natin ano ang Diyos. Makapananaig dapat ang Diyos sa struktura, sa geophysical aspect ng ating buhay. In the midst of challenges and problems sa ating makabagong mundo, kinakailangan nating maliwanag, malawak, malamig ang ating isip, puso at bait. Ano ang dapat nating gawin para tamasahin natin ang totoong pagpapadibago ng buhay? Our journeying together as a synodal church, listening in depth, in prayer, para sa gayon ay gawin natin kung ano ang naaangkop. Ang panahon ng Kuwaresma, masiyasat, mapanuri, at kita'y dapat desididong magbagong buhay ka at sa mabuting balita'y sumampalataya. Makipagtandem po tayo, team working sa grasya ng Diyos. Isa sa isip natin, isa sa puso natin, isa sa buhay natin, ang ating pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayin man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod na pong labis, di masukat ang dako. Hapag ng Panginoon ay nakahanda na, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehanya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose, sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Inarakila ng lahat
iyong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magita na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mayroon sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Ngayon po ay mayroong Lenten Recollection, yung mga pari na ginawa sa St. Francis Major Seminary. At yung iba rin pong mga nagsasagawa ng Lenten Recollection, Holy Retreats, ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katekista, at gayon din po, mayroong mga rehelyoso, rehelyosa, yung mga nasa hermitage. At gayon din po, yung mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, as well as those who are in advocacy for care, stewardship of environment and creation. Yung mga nagsasagawa ng relief, rehabilitation, lalo na yung mga pook na mayroong digmaan, mga karahasan, naging yung pong mga galing sa trabaho na papauwi,
mga mag-aaral, yung iba ay merong eksaminasyon, mga ina-accomplish na academic requirements, at maging yung po mga devotees of Santo Padre Pio, yung inyong mga sambit at samong mga panalangin, mga birthday celebrators, anniversary celebrators, at yung mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakani sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpaka Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayang kayo ng kapayapaan at pangkwaresmang evening blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Lingkod na maaasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpalay iyong kamtan. Saluhan sa kagalakan ang poong pinaglingkuran. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang bawat tala'y o handog, puso'y
Tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mo lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Chelsea, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, Lunes hanggang Sabado, ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Cruz sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, sa darating pong Huwebes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Santo Padre Pio, amang oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang na ang karawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito.
Salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Puod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at itong kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at itong kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Finding your life's meaning, finding your life in God. This two-day event will help young women, 18 years old to 35 years old, explore their life's purpose and where God is leading them. Join us on April 29 up to 30, 2023. Ito po ay paanyaya ng mga Franciscan Missionaries of Mary sa San Damiano Spirituality Center, Tagaytay. Ito po ay libre, ano, kaya nga yung mga kababaihan, 18 years old to 35 years old, nais magmadre, ano, o pumasok sa buhay rehilyoso. Call text 09-566-71309. Yung po ang ano, at is San Damiano Spirituality Center. Malapit po yun sa Rotonda sa Tagaytay. Ako po ay si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, galing sa Diocese of Buac, Marinduque. Kami rin po'y humihiling ng inyong tulong para sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nag-retired at may mga karamdamang pari. Salamat po sa inyong
gestures ng pag-ibig, mga panalangin at donasyon. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray, purport to visit you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Kapwa natin inialay ating sariling kamay.